2 days na lang, Pasko na! May naisip na ba kayong ihahanda sa Noche Buena? Kung wala pa, ito na ang mga putahing siguradong magiging star ng inyong handaan. Ang putok-batok na lechon, 3-way na Peking duck, at Pinoy all-time favorite na pansit. Tikman natin at tumibog na dahil magkain pa rin ang star ng Pasko. Spaghetti, lumpiang Shanghai, fried chicken, lechon kawali, hamon, at syempre, cake. Ilan lang yan sa mga siguradong handa ng mga Pilipino ngayong Noche Buena sa pagsasaluhan ng bawat pamilya. Pero kung umay na kayo sa ganitong set na handa, hayaan nyong busugin naman namin kayo ngayon ng mga pagkain pwede nyong ihain sa inyong mga lamesa ngayong pagsalubong sa Pasko. Totoo naman, hindi kumpleto ang Pasko kung walang ham. Ito naman talaga ang binansagang star ng Noche Buena. Malipayong Pasko kaninyong tanan! Sa katunayan dito sa Seda Hotel sa Cebu, ang main attraction ng kanilang Christmas buffet, ang kanilang signature honey glazed ham. What is Christmas without the ham, right? It is our go-to everything this Christmas. Seda Hotels know that the honey glazed ham is part of our Christmas traditions. Buong pagmamalaki nila na organic ang karne na ginamit sa kanilang ham. Sarili nila itong recipe at tinimplahan ng freshly squeezed orange juice, asukal at secret ingredient para mas lalong sumarap at maging malinamnam. Simula raw nang isama nila sa kanilang Christmas buffet, 2014 pa lang ang honey glazed ham, madalas na itong hinahanap-hanap ng kanilang mga customer. Kaya naman, pasok ito sa kanilang menu, hindi lang tuwing holiday pero nakahain ito sa kanilang buffet all year round. Since then, we gathered quite a lot of following when it was first a part of our Christmas buffet. And since we did a lot of good responses from our patrons, we are bringing them back to Cebu this year so that every family can experience its unique and exquisite taste and make it as a true centerpiece in their table. Right now here in Cebu, what we'll do is a part that we're bringing it to each and every home of the Cebuanos. What we're doing is we're putting it in our lunch and dinner buffets. Bukod sa kanilang honey glazed ham, ipinagmamalaki din nila ang kanilang lechon belly. It's a marinated with a native ingredients here in Cebu. And then we cook it in a charcoal grill. We have a show kitchen and stove. Pero kung gusto nyo namang maiba ang ham nyo ngayong Pasko, bakit hindi subukan naman ang ham na gawa sa Peking duck? Ang Peking duck ay isang uri ng pato na kulay puti at nanggagaling pa sa bansang China. Itinuturing na espesyal na pagkain ng mga dugong bughaw dahil sa mabusisi na proseso ng paggawa nito. Matagal na oras na gugugulin para ito maluto na minsan paraw ay umaabot ng 1 hanggang 3 araw. At kung Peking duck ang cravings mo ngayong Pasko, ito ang specialty ng Estancia de Lorenzo. Meron kaming duck ham na ino-offer for from Yong Roasted Duck Express. So, available din siya dito sa San Mateo, dito sa loob ng Estancia de Lorenzo. Bawat Peking duck ham ng Estancia de Lorenzo, produkto ng farm-to-table na konsepto. Ibig sabihin, wala na itong ibang dinadaan ng palengke o distributor. Fresh, de kalidad. Inaalagaan at pinapalaki nila ang mga ito sa kanilang sariling farm sa Tarlac. Bukod sa lasa, mas healthy din daw ang Peking duck ham. Homegrown ito, pero kasi ang imported siya from France. Yung mga duckling, yung mga feeds nila, lahat organic. And then, pati sa pag-dress sa kanila, doon din ginagawa sa duck farm. Ang duck ham kasi, meron yung distinct taste. Talagang, alam mo talaga, merong notable taste from chicken or from pork. Talagang malalaman mo na ito duck. Kung may ham, syempre hindi rin pwedeng mawala ang lechon na pangmasa. Kung hindi nyo kasi afford ang presyo ng isang buong lechon, edi doon tayo sa mas mura na lechon belly.
kung the best lechon belly naman ang hanap, ang gawa ng mag-asawang Gladys at Marlon mula Cebu ang subukan. Sino ba naman ang makakatanggi sa mamula-mula at malutong na balat? Certified putok-batok pero 100% memorable ang Noche Buena. Lechon belly ang madalas na ihanda ng mag-asawang Gladys at Marlon noong tuwing Noche Buena. Dito sila nagkaroon ng ideya na pagkakitaan ang pagtitinda ng lechon belly para sa mga gustong kumain hindi lang tuwing Pasko. May two flavors, spicy at original. I will try to cook aliyem po first para sa bahay lang, ganun, pang-ulam lang namin. And then after that, I'll try to yung lechon na belly part lang na igagawin yung lechon. So yun na, it all started there. Tapos one occasion kasi, nagluluto siya, birthday niya ata yun. Yung mga friends niya sinabi, this is really good. This one was very crispy. Dito kami sa Cebu City, laging kami punta dito. Bawat lechon belly nagkakahalaga ng 3,500 pesos. At sinisiguro nila kapag natikman, tiyak hahanap-hanapin. At good news dahil kahit sa ang lugar daw sa Pilipinas, kaya nilang mag-deliver. Especially pag hindi sa Cebu, pag example Manila or outside Cebu, we can still cater them through padala. Talagang ibang-iba yung Cebu's original lechon belly kasi kahit nga yung iba na sinabi na try natin yung ibang lechon na lechon belly, bumabalik pa rin sa atin yung mga customers kasi yung kaibahan natin, yung lasa talaga is really different from others. Speaking of delivery, wala na yatang mas pa-practical pa sa pagpapa-deliver ng pagkain. Iwas traffic na, iwas stress pa. At ano pa nga ba ang perfect ipa-deliver at ihanda ngayong Noche Buena, kundi ang pansit. Gaya ng pansit palabok, pansit bihon, at pansit na may toppings na sisig. Iba't ibang size pa ng bilao ang pwede. Pang-pamilya, pang-barkada, pang-barangay at pang-fiesta. Saan ka pa? Ternuhan pa ito ng pork barbecue, lumpiang Shanghai at fried pepita pao. Simple pero certified nakakabusog. Huwag ding mag-aalala dahil budget-friendly ang presyo ng kanilang mga takeout food. Maraming pagpipilian sa kanilang Budol Bundles promo. Lahat siguradong bago, fresh at mainit-init na dumarating sa inyong mga tahanan. Sa Manams, pansit-pansitan yan matitikman. Kaya order na sa Manams bago pa magkangaragan ngayong Noche Buena. Kapag pinag-usapan ng Pinoy comfort food with a twist, halos nagkakaisa ang lahat sa ngayon na ang kakainan ay ang restaurant na Manam. Dumami na ng dumami ang mga branches ng Manam sa Metro. Kilala para sa mga favoritos nito tulad ng kanilang crispy sisig, ang sinigang sa pakwan, ang patis chicken wings at marami pang iba na tatak Manam. Pero alam nyo ba na hindi lang sila pang dine-in dahil may panghandaan na sila na pwedeng delivery o takeout. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Kung magpapa-deliver ka na rin lang, bakit hindi mo pa itodo at magpa-setup ka ng buffet table sa bahay ninyo? At kung comfort food and good deals ang gusto ninyong ihanda ngayong Pasko, gaya ng salami, imported cheese, mga cold cuts, burgers at maging chocolate, sagot kayo ng Goodness Grace. Common for us Filipinos na maghanda ng mga festive na mga food like fiesta ham, queso de bola. Siyempre, nandiyan din yung mga traditional mga pagkain like kare-kare, crispy pata, at lahat ng mga masasarap na pagkain Pilipino. Tinitiyak ni Randy, masarap at affordable pa ang kanilang mga package. Dahil dito, hindi lang ordinaryong tao ang mga nagiging parokyano, kundi pati mga artista. We combine gorgeous and delicious. Na hindi lang maganda sa paningin, kundi masarap talaga yung mga pagkain. Yun yung panlaban namin. Kaya perfect siya ngayong holiday season.
Pero kung ang trip nyo namang pamilya ang mamasyal at kumain na lang sa labas ngayong Pasko, this is the place to be dahil bukas po sila sa mismong araw ng Pasko. Dito hindi lang tiyan ang mabubusog kundi pati mata ninyo. Hindi ba't masarap kumain kung ang lugar na kakainan mo ay malinis, maaliwalas at maliwanag? Dito po yan sa food court sa SM South Mall. At sino ba naman ang hindi gaganahan ng pagkain kung ganito ka Gen Z? Modern ang lugar na kakainan ninyong magkakabarkada, magkakapamilya ngayong Pasko. Pero hindi po ito restaurant o coffee shop. Sa maniwala kayo o hindi, ito ang bagong food court ng SM South Mall. Mas pinaganda, mas pinabongga. Mula sa dating boring na food court, binigyan ito ng makeover sa loob ng 7 buwan. Sino mag-aakala na ang napakagandang food court na ito, dati palang isang ice skating rink. Nito lang Agosto binuksan sa publiko ang elevated food court dito sa SM South Mall kung saan street vibe at east meets west ang kanilang napiling konsepto. Mula sa mga pagkaing Pinoy, Japanese at Korean food, meron sila dito. Kaya bukod sa kainan, pwede din dito magpa-picture dahil bawat angulo nako Instagrammable. Actually, the intention of SM, not just South Mall, no, but to wow the customer. Instagrammable worthy food court. So here, you cannot just enjoy the food that we offer here, but of course, with the designs that we offer here, we have a slides there, a play area for the children. And then, if you want to hang out with your friends, just to chill out, we have some area there na with greeneries. So, actually, the place is not just for eating eh. It's, you know, it's a place for you to hang out. Bukod sa masasarap na pagkain na ating pagsasaluhan ngayong holiday season, siguradong bubusog sa ating tiyan, huwag nating kalimutan. Nabubusugin din natin ang ating mga mahal sa buhay sa pag-uunawaan, pagbibigayan at pagmamahalan. Masarap kumain kung nakakatulong din tayong magpabusog ng iba, hindi ba? Happy eating! Shopping, kainan, pasyalan. Wala ka nang hahanapin pa, sabi nga nila. We got it all for you. Dito sa kilalang super mall sa bansa. Ngayong holiday season, inilunsad nila ang proyektong 100 Days of Christmas. Nagsimula ito noon pang September 16 at magtatapos ito sa darating na December 25 sa araw mismo ng Pasko. Ang main goal nila ay makapagbigay saya sa isang katangi-tanging individual o grupo ng mga nagkakawang gawa sa loob ng 100 araw. Alam mo, dito kapag bear months na, di ba, sa Philippines, Pasko na. And every year, we have a different theme. Dati, 100 days of fun, no? Pero nung pandemic, ang ginawa namin, 100 days of helping the community. So, pumili kami ng 100 communities, tapos tinulungan namin. Yan ang pinagmulan nitong 100 Days of Christmas. Labing anim na taon nang nagtatrabaho bilang janitor ang 49 years old na si Alex Patasin sa SM North EDSA. Para kay Alex, extra challenge sa kanya ang araw-araw na pagpasok sa trabaho. Sa Valenzuela City pa kasi siya nakatira, kaya alas 3 pa lang ng madaling araw, bumibiyahe na siya. Kapag inabutan naman ang closing ng mall, hindi na siya umuwi at sa mall na nagpapalipas ng gabi. Ayaw niya kasi nang nalilate. Minsan, alas 12 na, hindi na ako makauwi. Babalik na naman ako, tapos papasok naman ako ng umaga. Yan ang ginagawa ko, nandito na ako natutulog. Nakakatipid siya. Kung uuwi pa po, pamasahin mo ulit, tapos pamasahin na, tapos pamagkain mo naman. Ito na to, sir. Kaya may surprise ang SM Mall sa kanya. Dahil sa 16 years na pagsiservisyo mo sa SM, kami naman yung magpapasaya sa'yo. Mula sa mga kapamilya mo sa SM North EDSA, happy holiday. At sana makatulong to sa araw-araw mong buha, pamumuhay. Papasok sa trabaho, pauwi sa pamilya mo. Para sa'yo. Surprise ako, sir. Hanggat maaari kung
umalis kayo sa bahay ninyo, sa pamilya ninyo ng Ligtas, gusto namin makakauwi kayo sa mga pamilya ninyo ng Ligtas. Salamat po, sir. Salamat po, ma'am. Si Alex kasi served us for a long time and hirap na hirap siya umuwi kasi nga dahil sa traffic, yung pamilya niya malayo. Pagdating niya sa bahay, tutulog lang siya ng konti, babalik na naman sa mall. So binigyan namin ng motor para madali siyang umuwi sa pamilya na ngayong Pasko. Bukod kay Alex, kasing dami ng branches ng SM ang dami ng individual na sinorpresa at binigyan nila ng maagang pamasko. At lahat sila, worth it, kumbaga, deserve. Mula sa pagbibigay ng saku-sakong dog food para sa isang animal shelter sa Pampanga. Sa lahat po, kami po na buong Noah's Ark po, ang mga volunteers po, ang mga aso. Nagpapasalamat po ng sobra-sobra sa inyo, SM Clark. Wala kaming kaalam-alam din sa mga plano na to. Sabi nyo, photoshoot lang, pero may pa-surprise po pala kayo. Maraming salamat po kasi talagang kailangan namin ng mga dog food na cat food na binigay nyo. Hindi nyo lang po alam talaga kung gano'n po kami kasaya. Sobrang salamat po. Hanggang sa pagbibigay ng teddy bear, libreng chinelas at Noche Buena package para sa mga nagmo-mall sa SM Naga. Each mall has to choose a recipient. It can be one or it can be many. Sometimes it could be the customers, anyone who's just passing by. Sometimes it's seniors, little kids. And then sometimes these are people in our community who serve us. Look at us, no? I mean, people come to us and they love SM, so we love them back. It's just reciprocal lang naman yan. And isn't that what Christmas is about? Christmas is really about giving. It's the season of giving at dahil malapit na nga ang Pasko, samahan natin ngayon ang SM Supermall. So, dito tayo ngayon sa South Mall, dito sa SM Las Piñas. At magbibigay ng aginaldo sa mga magigiting na mga organizers ng SOS Children's Village ng Alabang Muntinlupa. Ayan. Kaya silang mga dating parating nagbibigay ng kaligayahan sa mga kabataan, sila ngayon ang ating papasayahin. Talaga naman, nakakataba ng puso. Nakaka-good vibes ang magbigay saya ngayong Pasko. Lalo na mula sa higanting super malls na tinatangkilik ng nakararami and giving back, nagbibigay saya naman sa mga karapat-dapat. Alalahanin natin ang pagbibigayan, walang pinipiling panahon o okasyon ha, dahil dapat araw-araw, Pasko! Merry Christmas! In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papaine, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro.